Hello guys, welcome back to my channel. At nandito ako ngayon para mag-unbox ng Aegis Legend. Pero bago yan, intro muna tayo. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So, ayan niya. So, Aegis Legend, isang uri ng vape na ginawa ng Geek Vape. So, umpisa na natin siyang i-unbox. So, ito nga siya. Slide natin. Geek bait. Alisin muna natin ito, isang bait. Yan. So, ito na yung bait natin. Yan siya. Rubberize siya para maganda yung grip niya. And bukod doon, yung display niya nandito. So, si Aegis X nandito. Yung mas modelo. Ito naman, nandito. Medyo maliit lang siya. Pero ito, sabi ko nga, dahil rubberized siya, easy to grip. Tapos, meron siyang skeleton na, kung tawagin nila to skeleton. Ito ay aluminum na coated ng matte black yung color niya. Tapos bukod doon, ito yung lagayan ng battery niya, dual batch siya. Tapos meron siyang sign sa loob na positive and negative. At dito, meron din siyang positive at negative. So ayan siya. Meron din siyang spring sa cover para hindi ka mahirapan kasi medyo flat siya. So pag binuksan mo siya, madali siyang mag-open. Nagpa-pop up na yung cover niya. Tapos ito, rubberized siya. Rubber siya para pag sinara mo, sealed siya. Hindi siya pinapasok ng tubig. Good thing, waterproof siya. Tapos shockproof. So pag sinabing shockproof, kahit mahulog, hindi siya madadamage kasi shockproof nga siya. So, ano nga ba yung meron sa loob ng box? Sa loob ng box, makikita natin is ito. Yan. Yan siya. Pro Vape. People responsible owners of Vape. Actually, card siya. Kapal. At sa likod, meron siya nakasulat na name, blood type, tas may pirma. May address pa. Oh, di ba? Ayos na ayos, may address. In case of emergency, may nakasulat yan. In case of emergency, contact person or contact number. Tapos meron siya ditong QR code. Ang ganda tong souvenir para sa akin. Tapos, ang isang laman pa niya ay itong warranty card niya. Ito, ito. Yung warranty card niya. Ito talaga yung warranty card niya. Tama ba ako? Oh, warranty card niya. Ayan. Tapos, ito yung daran, yung kulay niya ng vape. At ito yung iba-ibang kulay niya. Designs nung skin. Kung tawagin, skin. So, ito na yung manual. Ayan yung specifications niya. Tapos, basta marami kang mababasa rito. Marami kang maintindihan. Kung bago ka sa Geek Vape, siguro baka dapat basahin mo to. Tapos, ito, itong box na to. Tingnan natin kung anong laman. Yun. Charging cable.
Ito siya, charging cable USB. At silk gel. Actually, para hindi mag-moist yung package. Tapos, ito spare na tornilyo. Itim siya, ipalagay ko para siya dito sa skeleton just in case na magpalit ka. Kasi ito may nabibili na ito, yung skeleton na to, kung gusto mong magpalit. Tapos, meron din siyang rubber cover ng charging port. Yung mahalaga to eh, para hindi siya pasukin ng tubig. So, ito yun. Ito, pag nasira, may pamalit ka. So, buksan natin. Buksan natin. Medyo masikip siya buksan. Medyo mahirap. Yun. Yan. Charging port. Itong charging port niya siguro okay lang to gamitin in case of emergency. Pero para sa akin, ano, hindi ko talaga ginagamit itong charging port na to. Mas feel kong gamitin yung charger. Meron kasing nabibiling charger ng ano, yung mga tipong X-Star, Silade, mga ganun ang tatak niya. So, wala na. Handy. Tapos, ito, leatherette. Ganda ng pagkakasulat. We are Pro Vape. Tapos dito, ayan, Geek Vape. And sa kabila, Aegis. Open natin yung battery port. So yun yung positive. Ito yung positive. Ito naman yung negative. Ito yung positive, ito yung negative. So dito siya. Tapos pak lock na siya. Ito lang ang atomizer ko. Try natin siya ikabit. Bago pala natin ito ikabit. Tumalon. Untik na akong malungkot ha. Bago natin siya ikabit, try muna natin tong i-on. So, si Aegis kasi, 5 click kasi siya para mag-on dito sa fire button niya. Try natin. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, ang bilis ng response. So, ayan siya. Naka-set siya ng 50. Ano ba siya makikita? Medyo, ayan. Naka-set siya ng 50. 50 watts yun ah. So, kasi yung 50 watts, prepared ko din siya para dito sa Seus X mesh na tank. So, kabit natin. O, konti na yung juice ah. Ayan. Pero bago natin siya i-test fire, kukuha ako ng juice. So, ito na yung juice natin. Try natin. Lagyan natin para konti na eh, baka masunog yung bulak natin. So, lagyan natin siya ng juice. Lagyan natin siya ng juice. So actually hindi lang unboxing yung ginawa ko dito. Kasama na yung ano, reviews. Sa akin kasi dahil meron siyang silicone rubber. Ayun, rubber siya to, tong part na to, yung sobrang matte rubber 'yan. Easy to grip siya. Hindi siya basta-basta mahuhulog or kahit ipatong mo sa lamesa. Like ganito, patong mo, tulak mo siya, hindi siya nag-i-slide. Ayan o, hindi siya nag-i-slide. Kasi kumakapit yung rubber niya. Tsaka protection siya dito sa skeleton para hindi siya madamage or magasgas.
From 1 to 10, siguro ano ko dito, 10 ako dito. Kasi waterproof siya and shockproof din siya. Tapos dito, itong dalawang button na to, ayan, nakalock siya eh. Pero ito, ginagamit to para ma-adjust mo yung wattage. Actually, maraming features to, pwede mong palitan ng kulay to. Pwede mong palitan ng kulay, gusto mo green, gusto mo red, orange, parang may ganun siya eh. May settings kasi to. Kung babasahin mo yung manual, makikita mo doon. Kasi dati, na-try ko na. Nagkaroon na ako na ito. Nire-review ko lang sa inyo para malaman nyo. Feeling ko parehas lang. Ang pinagkaiba lang niya is yung display. Mas malaki yung display na ito. Ito, mas maliit naman yung display. Pero parehas to. Aegis X, Aegis Legend, parehas silang shockproof. Sa size, pareho lang sila halos. Ayan o. Parehas lang sila ng size, parehas lang sila ng pangkad. Parehas lang din ng mga pindutan. Ang kaibahan lang nito, nasa taas, nasa baba. Ito, left and right, dahil may display siya rito. Napakakisig ng Aegis Legend. Waterproof, shockproof. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung nababasa, pero kasi na-testing ko na. Actually, pangalawang Aegis Legend ko na to. Hindi ako bumili ng Aegis Legend muna at ngayon, dahil nasira na yung Aegis Legend ko. Bumili ako ng Aegis Legend nung una, tapos nag-decide akong mag-upgrade ng Aegis X. Kaya yung Aegis Legend yung isa, may humingi sa akin, binigay ko. All in all, napakabisa ng Aegis Legend gamitin. Matibay, suabe, easy grip. Ano pa ba? Wala na akong masabi. Kung ikaw ay beginner na naghahanap ng vape, na yung gusto mo maging sulit ang buhay mo, so dito ka. Dito ka mag-stick kay Aegis Legend. Huwag ka munang bibili ng mga mechanical mod. Kasi yung mechanical mod, para yan sa mga expert na. Ito kasi ang tawag dito is variable mod. Kasi yung wattage niya, pwede mong makontrol. Pwede mong babaan, pwede mong taasan. Kung beginner ka, first time mong hihipak ng vape, malamang mabubulunan ka sa dami ng vapor niya. Sa mga gustong maghanap nito, kung around Mandaluyong kayo, siguro mas mabisa magtanong kayo dun sa YBSN, yung Your Vape Shop Needs. Pinopromote ko yung shop na yun kasi shop yun ng pinsan ko, vape shop siya ng pinsan ko. Kung magtatanong kayo, marami kayong mapupulot na kaalaman tungkol sa vape sa kanila. At ito, itong vape na to, hindi ko sa kanya to binili kasi since malayo ako sa kanila, dito ko na to binili sa Dasmariñas, Cavite, kay Brady Vape Shop. So pinopromote ko din siya. Meron din siyang vape shop dito, so kung malapit ka lang dito sa Cavite at nandito ka lang around Dasma, so may vape shop dyan, Brady Vape Shop. Basta Area C siya, San Simon, Barangay San Simon, sa Area C makikita mo siya ron. Yung dalawang pwesto na yon, try nyong i-search sa Google Map. Alam ko nandun yan pareho eh. Yung YBSN Sergeant Bumatay Street, nandyan yan, malapit sa Rockwell. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Tapos, click mo yung bell button. Siyempre, dapat bago mo gawin yan, panoorin mo muna yung video. So, hanggang dito na lang, ano? At sana, may natutunan kayo. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu
to